Hi guys, good morning. It's me again, Arisa, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'll be sharing with you guys my current skincare routine na ginagawa ko every night and every day of my life, syempre naman, no? So ikaw, kung interested ka na malaman yung mga products na ginagamit ko, then please keep on watching. Yan guys, makikita nyo, walang nakalagay na kahit ano sa ating mukha dahil maghihilamas pa lang tayo. And for the first product, yung ginagamit ko is this one, the AHA BHA Miracle Solutions Cleanser from Lux Organics. Kung matagal na kayo sa channel ko, alam nyo na yung lagi kong ginagamit and yung favorite ko talaga is ito, itong Celetec. Pero right now, mag-iisang buwan ko nang ginagamit itong product na to and okay naman siya sa akin, pero sa tingin ko, mas gusto ko pa rin yung effect ng Celetec. Pero ngayon, ito muna yung gagamitin natin. Yan guys, tapos na ako maghilamos. And for the next step ay toner. Gagamit tayo ng toner. And yung ginagamit kong toner is this one, yung Thayers na Witch Hazel Aloe Vera Formula. Yung original lang, yung ginagamit ko. And matagal ko na itong ginagamit. Yan o, nauubos na nga siya. Nakalahati ko na siya sa laki neto. So, ayan, kukuha lang tayo ng cotton pad. Yan. Tapos, malamang, lalagyan natin siya sa mukha. Yan. Ito guys, available to sa Watsons. And yung kanina na ginamit kong facial wash, sa Watsons ko lang din siya nabili. Hindi ko lang maalala yung price eh. Lagay ko na lang sa baba or sa description box. Check nyo na lang guys. So, ayan. Lagay lang natin. Next is moisturizer, and yung ginagamit ko moisturizer ay dalawa, yung iba sa gabi, iba rin sa umaga, at yung ginagamit ko sa gabi is itong Jeju Aloe Eyes from Fresh Skin Lab, and ito, nakikita nyo na to sa mga vlogs ko, ginagamit ko talaga siya, pero tuwing gabi na lang ngayon. Ang ginagamit ko sa umaga na moisturizer is itong from Fresh Skin Lab din, and this one is the 98% Tomato Glass Skin Water Drop Cream, kasi ginagamit ko siya sa moisturizer tuwing umaga kasi meron siyang SPF, and this one is with SPF 30, kaya ito na lang yung ginagamit ko ng moisturizer tuwing umaga para at least protected ka pa rin sa sun, though gagamit pa rin tayo ng sunscreen later. Yan, idediretso ko na siya sa mukha ko guys, kasi pag ginagawa kong ilagay sa kamay, tas saka ko lang ilalagay sa mukha, nauubos yung Prada kasi water cream siya guys, pero pag nilagay mo siya sa skin mo, nagiging water. So, ang tendency, pag nilalagay ko siya sa kamay, nauubos na yung product. So, yan. Ganyan yung itsura niya. And sobrang ganda nito guys. Legit. Sobrang sarap niya sa mukha. Alam niyo yung aqua moisturizer ng from Korea? Parang ganun siya. And ang bango. Promise. Sobrang bango niya. Yan. Hintayin lang natin siyang matuyo sa ating mukha. Sa gabi, after ko mag-moisturizer, gamit itong Jeju Aloe Eyes. Gumagamit ako nitong eye cream, and this one is collagen from Watsons. Ilalagay ko lang siya sa dark circles ko. Pero pwede rin naman siya sa umaga, kaso hindi ko ginagawa kasi nga
nagme-makeup ako kasi papasok sa trabaho, ganyan. Kaya tuwing gabi ko lang talaga siya nilalagay. Pero not sure kung gumagana siya kasi kung may nagagawa ba siya or may naitutulong siya sa dark circles ko. Kasi as you can see, ganun pa rin siya. Pero nilalagay ko pa din in case lang para lang ma-moisturize din yung baba ng mata ko or yung dark circles ko para hindi siya dry. So, ayun, after ko mag-moisturizer, gumagamit ako ng sunscreen. And pag may pasok ako sa trabaho, ang ginagamit kong sunscreen, kung hindi itong Belo, alam niyo yan, kung gano'ng ka-favorite yan, is itong tinted sunscreen ng Sunglow, from Sunglow. Yung product nila, Ray Hermar and ni May Layug. Tapos, nagustuhan ko rin siya. Minsan, pinagsasama ko siya. Meron pa akong isang shade nito. Kasi yung nabili ko is medium. Ayan. And maitim siya sa akin. So, ginagawa ko, pinaghahalo ko siya with this. Yung Belo na tinted sunscreen. Kasi medyo maputi yung yung shade nito. Kasi isa lang yung shade talaga nito eh, ng Belo. Pero meron din ako doon na mas maputi, na sunglow din na mas maputi. Pero naiwan ko sa dorm. So, ayun. Ito yung ginagamit ko pag may trabaho or pag may pasok ako. Pero, pagka nandito lang ako sa bahay, like weekends, ganon, ang ginagamit ko lang na sunscreen is itong Jeju Aloe Ice UV Sunblock for Face and Body. So, ito ginagamit from Skin Lab, Fresh Skin Lab din to, guys. And nabili ko lang din siya sa Watson's. Ito, ginagamit ko siya sa mukha at sa katawan din. Pero sa katawan, gumagamit ako ng isa pang product pero galing din sa Fresh Skin Lab. And ito din yung Jeju Aloe Ice na gel lotion. Ito muna yung nilalagay ko. And after nun, saka lang ako maglalagay nitong Jeju Aloe Ice Sunblock sa katawan. So ngayon, lalagay natin siya sa mukha. Kasi hindi ko naman ito madalas gamitin sa mukha tuwing weekends lang. And meron din pala akong isang ginagamit na sunblock. Pero sobrang madalang. Sobrang pag-trip ko lang or pag no choice. Pag naiwan ko yung mga sunblock o ganun. Ayun yung ginagamit ko. And yun yung Kojic Sun. Wait lang. Che-check ko. So, ayan. Ganyan lang siya. Sobrang bango na ito, guys. And gusto ko kasing effect niya na parang nag-glow ka talaga. And hindi siya ganun kalagkit sa feeling. Di katulad nito. Ito yung sinasabi ko, yung sunblock ng Koji Sun. Ang ayoko lang kasi dito, after ko siyang ilagay, kahit nagpulbo na ako, medyo ano pa rin siya, malagkit. Kaya minsan ko lang talaga siya ginagamit pagka as in hindi talaga ako aalis. As in nasa bahay lang talaga ganun. So, ayan. Sobrang bango pa neto. Hindi ko alam, pero nahihilig talaga ako sa mga aloe vera ngayon. Aloe vera na mga products. Ayan. Parang yun. So, yun yung ginagamit ko. And meron din akong ginagamit na sun mist. Kasi, di ba, syempre, pag naka-makeup na tayo, tapos, syempre, kailangan pa rin natin i-reapply talaga yung sunblock. Ang pinaka-effective way ng pag-apply nun is yung cream base talaga. Eh, yung ganito talaga. Or yung mga gantong cream. Pero, syempre, pag naka-makeup ka, hindi mo naman mailalagay yun sa mukha mo. Kasi, syempre, hindi pwede yun. Kaya, meron din ako sun mist. And this one is from Sunglow din. Ito yung sun mist ng Sunglow by Fresh. Meron siya SPF 50 PA++++. Sobrang ganda nito. Legit. Tingnan mo naman, no? Kung gaano ko siya kaubos. Hindi talaga ako mahilig talaga sa mga mist ganon. Whatever na nilalagay mo or ni-spray mo sa mukha mo. Kasi, feeling ko talaga parang nasisira niya yung makeup or parang feeling ko parang nagbubuo, ganon. Pero eto, nung ginamit ko talaga siya, girl, ganda niya. Tapos nabibigay talaga siya ng glow, alam mo yun. So, ayan, meron siyang sarahan na ganito. Ayan. Ganyan. So, sobrang secure. Pero, ang nangyari, nabasag ko siya. Nalaglag siya. So, ayan. May butas na siya. May crack siya na lumalabas. So, ganito ko siya nilalagay sa bag ko pag ganyan. So, ito, sobrang ganda talaga nito, guys. As in, nakakatulong siya. Every 3 hours ko siya ina-apply. Pero minsan, pag nakakalimot tayo yun, minsan, once a day ko na lang or 2 times a day ko na lang siya nai-spray. Pero, okay lang naman yun. As long as nakakapag-reapply ka and meron kang protection sa sun, ganun.
para naman pag nag-exfoliate ako ng skin ko, yung ginagamit ko is yung St. Ives na oatmeal. Hindi ko kasi siya nadala ngayon. Hindi ko kasi in-expect na mag-video ako ng skincare routine ko. Naiwan ko siya sa dorm. So, lalagay ko na lang yung picture dito. Pero, yun, ginagamit ko lang yun twice or thrice a week. Kasi, pag ginamit mo yun every day, magda-dry yung skin mo or baka pwedeng magkasugat. Kaya, minsan lang talaga. So, yun yung ginagamit ko. Ang tagal ko na din ginagamit nun. And marami pang laman, girl. So, ayun lang. And for the last step, yung ginagamit ko talaga sa lips ko, naiwan ko rin sa dorm, is yung Vaseline, yung pink. Pero ngayon, ito yung nakalagay sa ano ko, sa lalagyan ko ng skincare. So, ito yung gagamitin natin. And, ito, matagal na to. Basta parang lip balm lang siya. Kahit ano naman, gagana sa inyo. So, yan. Lalagay lang natin siya. Pero pag umaga, madalas, lip tint nilalagay ko. That's it for today's video, guys. I hope you enjoy. Please do subscribe on my channel, like this video, comment down below kung may any suggestion ka na gusto mong gawin ko na video. Itatry natin yan kahit ang tagal ko lang di nakapag-video. So, sorry naman, done na. So, thank you for watching. Bye.